Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw sa iyo, kaibigan, at naway nasa maayos kang kalagayan sa kabila ng mga pabago-bagong panahon natin. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang ilang updates patungkol sa ating shortwave broadcast sa Myanmar. Alam po natin na ang bansang Myanmar ay nasa matinding krisis buhat ng mamuno ang gobyernong militar Pebrero nitong taong ito. Patuloy ang balita tungkol sa tumitinding karahasan at kaguluhan sa bansa at lalong nagpahirap sa mga mamamayang Burmese ngayong panahon ng COVID-19. Ngunit sa gitna ng sitwasyong ito, umaapaw pa rin ang pag-asa sa Myanmar. Ito ay dahil ang Diyos ay tunay na naroroon at nagpapatuloy na kumikilos upang ipaalam sa mga tao ang tungkol sa kaligtasan na nakay Kristo Jesus. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at samahan niyo ako dito sa ating palatuntunang The President's Report. Kasunod ang naganap na kudeta ay naputol po ang koneksyon sa telepono at internet sa mga pangunahing lungsod ng Myanmar at maging ang TV network ng Estado ay nawala sa ere. Inutusan ang mga telecommunications operators at internet service providers sa buong Myanmar na i-block ang mga social media sites kabilang na dyan ang Facebook, Instagram, Twitter at WhatsApp. Gayun din ang Wikipedia at iba pang mga katulad na websites. Dahil sa limitadong paraan ng komunikasyon, ang mga tao ay nagprotesta sa lansangan. Ngunit ang naging tugon ng militar ay karahasan, malawakang panghuhuli at pagsuspindi ng mga pangunahing karapatan. Sa mga nauna na nating mga episodes ay naibahagi ko na sa inyo kung paanong umaabot ang mensahe ng Ebanghelyo mula sa Pilipinas patungong China at Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng ating shortwave radio broadcast. Ang mga shortwave transmissions ay maririnig kahit na libu-libong kilometro ang layo dahil ginagamit nito ang atmosfera ng daigdig upang ihatid ang signal ng radyo pabalik dito sa lupa. Dahil sa siyensyang ito, ang mga shortwave broadcast natin ay hindi nalilimitahan ng mga balakid at maging ang mga kapangyarihang politikal. Sa gitna ng patuloy na krisis sa Myanmar, pinupuri namin ang Diyos para sa isang napakabuting balita na aming natanggap. Gusto kong ibahagi sa inyo ang liham na ito mula sa ating mga kaagapay sa Myanmar na sumulat sa amin matapos nilang masaksihan ang epekto ng mga shortwave broadcast ng FEBC sa mga tagapakinig sa Myanmar. Na upang maprotektahan po ang mga taong ito, hindi po namin ibubunyag ang kanilang mga pangalan at lokasyon. Ito po ang sulat na galing sa Myanmar. Nais kong magbigay ng update tungkol sa isang nakatutuwang balita na natanggap namin mula sa aming mga kasamahan sa ministeryo. Ang ilang mga pastor ay nagtungo sa isang pangkat ng mga katutubo kung saan nasaksihan nila ang isang mainit na pagtanggap sa Ebanghelyo. Sa pagtatapos ng unang araw, 30 mga pamilya o halos yung buong baryo ang nagpahayag ng pagnanasa na sumunod kay Jesus. Kinaumagahan, pumila sila upang putulin ang mga suot nilang mga kwintas at pulseras na di umano'y nagtataboy sa mga masasamang espiritu. Nauna sa pila ang kanilang pinuno sa kanilang paniniwala at sinabi niya sa kaibigan naming ministro, "Ito ang hinihintay naming marinig sa buong buhay namin." Tinanong ng kaibigan namin kung may dumating na ba doon sa kanila upang ipaliwanag ang Ebanghelyo at ang kanilang sagot ay ito.
Taon-taon na kaming nakikinig sa mga broadcast sa radyo tungkol kay Jesus at lagi naming gusto pang matuto ng higit pa. Pero kayo ang unang pumunta dito upang ipaliwanag ito sa amin ng personalan. Pinasasalamatan nila ang mga broadcast ng FEBC Radio para sa paghahanda sa mga kaluluwa sa lugar na ito bago sila dumating. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang militar at binantaan ang mga taga roon gamit ang kanilang mga baril upang talikuran ang kanilang bagong pananampalataya. Sa kabila ng banta sa buhay ay tumanggi sila. Humingi ng multa ang militar sa bawat sambahayan na piniling sumunod kay Jesus. Mas pinili nila na magbayad ng multa sa halip na bitawan ang kanilang pananampalataya. Sa kasamaang palad, ang kaguluhan sa politika sa Myanmar ay humahadlang pa rin sa ating mga kaministro sa pagbabalik doon sa lugar na iyon. Ngunit patuloy silang umaabot at nagtuturo sa pamamagitan ng telepono hanggang sa magkaroon muli ng pagkakataon na makapunta doon at makabalik. Nabuhayan kami ng loob sa ulat na ito at gusto naming kayong nasa FEBC na mahikayat dahil kumikilos pa rin ang Diyos sa gitna ng kaguluhan dito sa Myanmar. Salamat sa patuloy na pagbo-broadcast at pagpapahayag ng Ebanghelyo. Kami ay nagpapasalamat para sa inyo. Naku, pinupuri po namin ang Panginoon sa mga patutuong tulad nito na aming naririnig dahil nalalaman namin kung gaano kahalaga ang ating mga programa para sa ating mga tagapakinig. Marami sa ating mga tagapakinig ay nakatira sa mga malalayong lugar, sa mga kabundukan na hindi madaling abutin ng lokal na mga simbahan. Sa ilang bansa, ang ating mga programa ay napapakinggan lamang sa loob ng 15 minuto, 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Isipin mo na lang kung ikaw ang isang tagapakinig na umaasa sa nag-iisang programa upang marinig ang salita ng Diyos at makilala si Jesucristo. Ganito kahalaga ang radyo sa buhay ng isang tagapakinig dahil maaaring ito lamang ang tanging pinagmumulan ng kanilang kaalaman tungkol kay Jesucristo upang magkaroon sila ng lakas ng loob na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Patuloy po nating ipanalangin ang Myanmar. Naway patuloy na palakasin ng Panginoon ang espiritu ng mga Burmese at nang ibigay niya ang kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na sa mahirap na panahong ito. Naway supilin ng Panginoon ang mga kapangyarihan na namamahala ngayon at magdala siya ng kapayapaan at demokrasya sa bansang Myanmar. Ipanalangin po natin ang mga kaagapay sa ministeryo, ang lahat po ng mga pastor, ang mga Kristiyano, ang lahat po ng mga tagapakinig ng ating shortwave broadcast sa Myanmar. At naway patuloy silang lumapit sa Panginoon at ingatan sila ng Diyos ang kanilang mga pamilya mula sa kapahamakan. Ipanalangin din po natin ang ating mga FEBC staff, ang mga kasamahan natin sa Bukawi, Bulacan at iba Sambales sa ating shortwave transmitter site na siguraduhin nilang lumalabas ang broadcast patungong China at Southeast Asia. Panghuli, ipanalangin po natin ang pinansyal na probisyon ng Diyos upang mapanatili ang mga operasyon ng shortwave. Ang mga shortwave broadcast po natin ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng kuryente, pati na rin po ang masusing pagsasaayos po ng mga kagamitan nito sa pagbo-broadcast, kaya po napakalaki ng ating gastusin dito sa lugar na ito. Kung gusto mong suportahan ang broadcast ministry ng FEBC maging sa shortwave operations, mangyaring bisitahin ang donatenow.febc.ph o ipadala ang inyong donasyon sa pamamagitan ng ating mga opisyal na bank accounts at iba pang mga payment channels tulad ng GCash. Para po sa karagdagang impormasyon, abay, sundan po natin ang @FEBCPH sa Facebook at Instagram. Naku, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli po ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. At kung kayo po'y nanonood nito at nakikinig sa Facebook, mag-like naman po kayo
At kung kayo naman ay nanonood sa ating YouTube channel, subscribe, sabi nga po nila. Ngayon po, lagi po kayong mag-ingat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.